Magandang araw mga master. Sa video na tin ngayon ay magre-report ng isang inverter na welding machine. Ang welding machine na to ay nanggaling sa isa nating viewers. Ang welding machine na to ay nanggaling na sa ibang technician ngunit hindi pa rin naayos kaya ipinadala na lang dito sa atin. May power naman dahil umilaw yung digital display ngunit walang output yung electrode holder at ground niya. Tinanggal na pala ang heat shrink at dalawang IGBT nito. Mabuti na lang at may extra tayong dalawang IGBT dito at ito na lang ang ikakabit natin at mag-troubleshoot tayo kung may iba pa bang parts na nasira o kailangang palitan. Tanggalin muna natin ang circuit board ng welding machine na to upang ma-check natin ng maayos ang parts niya. I-check natin ngayon ang transformer niya dahil kadalas ang nangyayari kapag nasisira yung mga IGBT ay naapektuhan o nasisira din yung transformer niya na susupply ng 16 volts o mga 15 volts. Nang ma-check natin ay may nakita tayong isang sirang resistor kaya papalitan natin ito ng isang resistor na hindi na SMD type. Nang matapos nating ma-check yung circuit board ay lilinisan or tatanggalin muna natin yung sobrang hinang upang madali nating maikabit yung mga bagong parts at maiwasan natin na magka-short circuit. Ngayon naman, ikakabit na natin ang mga IGBT sa kanyang heatsink at ikukunik na natin ito sa kanyang circuit board. Ikukunik din natin yung bago nating resistor na ipapalit natin sa nasirang SMD type na resistor. Okay. Baik nak. So nak. Okay, good na po siya. Mga kamaster. Focus anak ko ang dito sa ipan sa hop hop ay sa dre ang tinanong ka ito ka ay sa ang pisa kina